To get a free 5-minute psychic reading, try Mystic Sense. Just click my affiliate link on the description, or you can use my code MYSTICQUEEN for a 10% discount on all of their services. Gemini, hi. Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong monthly reading para sa buwan ng June 2023. This is a general reading. Maari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Thank you so much. At kung kayo ay bago pa lang, ayan, mag-subscribe na rin po kayo para lagi kayong updated sa ating mga readings. Okay. Gemini. Spirit into matter. So, I think you are going to be more spiritual ngayong June. You may get into crystals, na maging interesado ka sa mga crystals, at aalamin mo yung benefits ng mga crystals na to sa sarili mo, sa buhay mo, and what are you becoming? So, mas magiging aware ka rin of what you really want, no? Kung ano talaga yung goals mo sa buhay. Minsan kasi wala tayong goals sa buhay, di ba? Yung tipong, okay, gusto nating maging successful. So, sa papaanong paraan, no? So, maaring mas magiging detalyado kayo sa mga gusto nyong gawin, gusto nyong ma-experience, gusto nyong maabot, ma-achieve ngayong June. And with Dandelion, you're going to persevere. Ayan, so tinan mo, tinititigan ng sun yung Dandelion. So I think magkakaroon ka ng focus on what you really want in life ngayong June. Kasi minsan, go with the flow, yes. Okay rin naman yung you are going with the flow. Kaya lang, kung magkaiba kasi yung you are going with the flow, pero may plano ka. Kasi pag sinabing go with the flow, okay, may plano ko, ito yung gagawin ko. So, pag hindi siya nag-work, then okay lang. And then I will just do another ibang paraan, no? But yung iba, parang wala na, bahala na kung saan makarating, mga ganun. So, I think ngayong June, mas magpo-focus ka on the results, no? Yung mga resulta. Hindi lang kung ano yung gusto mong gawin, ma-achieve, ma-experience, but also the results. Importante sa'yo na makakita ka ng resulta doon sa mga binibigyan mo ng effort. So, sa relationship, sa career, sa business, whatever that is. You also have the Knight of Wands. So, medyo magiging active ka ngayong June. Especially sa career, sa trabaho mo. Para meron kang pinag-iipunan, meron kang pinaghahandaan. Pwedeng meron kang bibilhin, no, na property or pagkakagastusan. So, kailangan lang itong pagkakagastusan mo is talagang gusto mo, no, talagang makakatulong sa'yo or may benefits ka rito para, kumbaga, worth it naman, no. With the Queen of Cups here, I think you are also going to be tapping into your intuition, mas magiging compassionate ka, mas magiging yung tipong hindi ka masyadong magiging harsh sa sarili mo, na alam mo na kung magiging harsh ka, baka mas mahirapan ka lang. Alam mo yon, na tipong minsan kasi may mga goals tayo na, oh, gusto ko itong mangyari in 3 months. Pero malapit na mag 3 months, hindi mo pa na-achieve. So, ang gagawin mo, mapufrustrate ka, sasamahing loob mo sa sarili mo, sa mga tao sa paligid mo, instead of focusing on what needs to be done. Okay? Ano yung dapat gawin? So, hindi mo naman kailangan magbigay ng timeline for that. Ang importante lang may progress ka. Kasi makakarating ka rin naman dun eh, kung hindi ka titigil. No? Oh, see, we have the Eight of Swords. Maaring may mga limitations kang binibigay sa sarili mo na, ah, hindi ko kaya yan. Nagkakaroon ka ng self-doubt. Okay? You have the World Card. So, the world is about achievement. So, definitely, ngayong June, meron ka ma-achieve.
Okay, you're going to be very proud of it. Some of you meron kayong travel opportunities or success pagdating sa inyong creativity, mga skills ninyo. And also freedom, o diba? Wheel of Fortune, things are changing. The wheel is in your favor. Kumbaga, kung feeling nyo, stuck na stuck kayo sa isang sitwasyon sa career nyo, sa business, sa relationship, parang wala nangyayari. Ngayong June, dito nyo na may experience yung pagbabago. For as long as meron ka rin gagawing action. Okay? Kasi ano yan eh, free will pa rin naman yan. Oo, nasa free will pa rin natin yan. Meron ditong warning, energy shift, may conflict. Yung iba sa inyo, maaaring magkakaroon kayo ng conflict with someone. Kailangan, ano lang, easy lang, isihan nyo lang. Huwag masyadong tipong laging gusto makipag-away. Okay? You also have the Wheel of Karma. So, Wheel of Karma, may mga Wheel of Fortune din. So, movement to. Yung iba sa inyo, pwedeng may kinalaman sa travel din, transportation, you may be getting a new car or a new way to transport. So, yung iba sa inyo, maaring makaranas ng pagiging heartbroken. But, don't worry kasi maaring itong tao na to, kaya to tinatanggal sa buhay mo because isa siya sa pumipigil sa pag-unlad mo. Oo. Kaya, minsan, ganun talaga. May tinatanggal ang universe sa atin na isang tao, sitwasyon, para i-redirect tayo sa kung saan tayo mas magiging matagumpay. Diba? You have the 12th house and this is Mars in Scorpio. Ayan. Ang Scorpio energy is digging deeply. Investigating something. So, I think you are, mas lalo mong tutuklasin pa yung kakayanan mo. With the 12th house, this is also about your mental health and your spirituality. So, yung iba sa inyo, Gemini, maaring may involve kayo sa mga spiritual practices. Oo. Pwede kayo ay papasok sa isang spiritual transformation, spiritual awakening. So, sa career nyo, may mishaps. Merong mga minor setbacks, Gemini. Okay? Pero, ang ibig lang sabihin daw nito is, kailangan mo lang daw i-review yung mga trabaho mo na pwedeng hindi mo talaga nabigyan ng attention, ng focus, ng mga nakaraan. Ngayon, bibigyan ka ng pagkakataon na ayusin to. Oo, to finally work on this, gawa ng paraan, gawa ng solusyon. Yan, kasi may magagawa ka pa. Sa relationship naman, unrequited, kaya siguro meron ditong broken heart, is because yung pinapakita mong pagmamahal, pag-aaruga, attention sa isang tao, hindi nasusuklian. So, hindi mo naman din deserve yun, di ba? Oo, one-way relationship lang yung iba sa inyo rito, Gemini. And maaring yan yung realization mo na, teka, ba't parang ako na lang lagi nag-e-effort dito sa relationship na to? Ganon. So, maaring yan yung palalayain mo yung sarili mo dyan sa sitwasyon na yan. So, tinan mo, nakakaloka. Sabi rito, abandon unsympathetic environments for your true element. Ayan. So, abandon mo or iiwanan mo yung mga sitwasyon sa paligid mo, tao, sitwasyon, bagay, trabaho, na hindi sila supportive sa gusto mong gawin, sa mga desires mo. So, kumbaga, hindi sila supportive. Anyone or any situation na hindi supportive sa soul's growth mo, sa pag-unlad mo, you're going to abandon that. Para raw sa yung true element. So, ang ifo-focus mo yung totoong ikaw. Magpapakatotoo ka sa sarili mo.
of what you really want in life, ano yung direction na gusto mong tahakin, what are you becoming? So, maari ngayon, aware ka na, na teka, in the past few years, wala namang nagbago sa akin, wala masyadong growth. So, ngayon, I will be in control of my life. Ganyan. So, yan yung mindset nyo ngayon. Kasi marami kayong kailangang ayusin sa totoo lang, Gemini, ngayong June. And Gemini season malapit na rin, no? In a few days. And I think ito yung time na may mga changes ka na nang gagawin. Maaring magka-cut off ka ng connections na hindi na talaga sa'yo helpful or alam mo na, hindi na siya healthy sa buhay mo. Okay? So, that is your reading, Gemini. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Gemini. See you again.